ang kanyang itsura. Kasi doon sa puting bulaklak niya na parang talagang class tingnan, eh ganyan po. Walang iba kundi itong peace lily. Isa sa masuswerteng halaman na talaga namang napakagandang alagaan mapa-indoor o outdoor. So, ganyan lang. O kaya ibabad nyo siya sa tubig muna for a while hanggang sa matanggal yung kanyang mga lupa. Tulad na natin itong mga iba pa. And itong mga to, after ilang months, makikita nyo na. Hello everyone! This is Sir Misunao of Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel! And in today's video, tuloy-tuloy po yung ating Lucky Plant serye, no? At ilang halaman na, siguro pang lima na to sa mga Lucky Plants na naitampok natin. At kitang-kita nyo naman kung ano yung pag-uusapan natin ngayon. Walang iba kundi itong peace lily. Isa sa masuswerteng halaman na talaga namang napakagandang alagaan mapa-indoor o outdoor. Pero may mga care tips na dapat kayong malaman tungkol dito, no? At syempre, tatalakayin natin pati yung propagation. So, kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po! And we're back mga ka-MDP. At kagaya ng nasabi ko kanina, pag-uusapan natin sa araw na to itong ating peace lily. Yan, napakagandang pag-usapan ito kasi isa sa mga paboritong halaman dahil bukod sa sinasabing ito ay maswerte, eh maganda ring air purifier. Yun yung sabi ng NASA, no? Tapos sinasabi rin na pag may alaga kang peace lily, eh mapapataas nito yung humidity dun sa inyong surroundings. So, ang ganda, no? Medyo lalamig yung panahon nyo na talaga namang gustong-gusto natin para sa ating mga houseplants. Ngayon, ano nga ba yung pag-uusapan natin about sa peace lily? Syempre, yung mga paraan ng pag-aalaga niyan. At syempre, kita nyo naman yung ating peace lily na talagang bulaklak pa lang niyan. Maaakit ka na. At paano nga ba nakakapagpabulaklak ng peace lily, no? Nasa tamang pag-aalaga daw po yan. Yan yung sikreto. Kaya naman iisa-isahin natin ngayong araw na to kung paano alagaan ito. At syempre, mamaya papakita ko sa inyo kung paano mag-propagate at magpadami ng ganito kagandang halaman. So, pakita ko na sa inyo ng malapitan. So, eto yung aking mga peace lily, no? Actually, isang pot lang yan before. Pero ngayon, ayan, no? Medyo madami na sila and naipon ko na sila dito kasi kalat-kalat yan sa garden before. Meron dun sa ating vertical gardens, meron dito sa Tree of Life. So ngayon, bala ko silang gawan ng pwesto dito kasi talagang itong mga peace lily, nakakadagdag daw yan ng humidity and gusto ko dito sa part na tutumambay lagi. Kaya feeling ko mas lalamig yung lugar kapag merong peace lily. Kahit sa bahay po, sa loob ng bahay, kung meron kayong peace lily, eh talaga namang yan, mararamdaman nyo yung paglamig ng surroundings. Kasi sabi niya, itong peace lily, hinihigop daw niyan yung mainit na hangin. Pero inilalabas niya na malamig. Parang ganun yung istorya. Talagang istorya na naman. Nakamarites na naman tayo, no? Pero kung titingnan nyo, napaka-aesthetic ng kanyang tura. Kasi dun sa puting bulaklak niya, na parang talagang class tingnan, eh ganyan po. Oh, nakikita nyo yung kagandahan. And kapag namulaklak daw yung peace lily, swerte daw yan. Talagang nakaka-attract daw yan ng swerte. So yan nga po, mula nung nalaman ko yung mga ganyan, talagang nagkaroon ako ng interest na mag-alaga talaga ng mga peace lily. Kasi nga, syempre, pag sinabing air purifier, sobrang ganda sa health niyan, ano. Ngayon pag-usapan natin yung ilang sa key points ng pag-aalaga nitong mga peace lily. Siguro unahin natin yung light requirements. O, ang mga peace lily po, ayaw niya ng masyadong mainit. O, ang gusto niya ay yung bright area lang. Shaded siya pero meron siyang maliwanag na surroundings. Katulad po nito, before nasa loob niya ng bahay. Pero nung nag-uulan, inilabas ko siya dito.
Doon po sa aming bahay, nilalagay ko po yan doon sa tabi ng pintuan, sa tabi ng bintana, para kahit papaano makatanggap siya ng sun. Kasi yan pong mga peace lily, talagang ayaw po niya ng sobra direct na sikat ng araw. Pero kailangan din po niyang makatanggap ng sunlight na nanggagaling sa labas. Pero kung halimbawa po na wala sa inyong loob ng bahay, dapat supported ng grow light yung inyong mga peace lily para mapanatili pa rin yung kanyang kagandahan. Ito po, kung mapapansin nyo, filtered yung aking ano dito, pero nakakatagos po dyan yung araw at talagang nabibiyaan sila ng sikat ng araw. Kaya naman pong itong mga peace lily ko, parang napansin ko, pag nasa loob ng bahay at talagang walang mismong makikitang araw, parang napakalungkot tingnan. At saka parang walang glow na tinatawag. So, katulad ng mga sinasabi ko sa mga previous video natin, yung araw yung isang sa mga nagbibigay ng glow sa halaman, ano. And kahit papano kailangan makatanggap sila. Pero napakadaling alagaan ito. Isa raw sa pinakamadaling alagaan. Pero ewan ko bakit yung iba merong nagsasabi hindi sila makabuhay. So baka meron kayong namimiss dito sa mga pinag-uusapan natin. At yan na nga yun siguro yung sa sunlight exposure. Baka akala nyo pag sinabing indoor, hindi na siya kailangan bigyan ng sunlight, no? Ito mga peace lily, mas gusto nito yung sikat ng araw na indirect, pero ayaw na ayaw niya yung tampak na tampak sa araw, kasi kapag gano'n na nangyari, nasusunog yung dahon niya. So ganito, for example, ayan o, yan, meron tayong sunog na dahon. Itong isa na to, kasi tingnan nyo, medyo iba siya dito sa kabila, kasi ito yung nandito sa may tree of life, and ayan o, may mga sunog yung dahon niya, kaya inilipat na natin dito. So yan. And sabi ko nga, kapag halimbawang nagdirekta kayo sa araw, posibleng makakaroon ng sunburn yung mga dahon ng inyong mga peace lily. So, yan yung light requirements. Pagdating naman po dun sa watering requirements ng mga peace lily, aba, ito pong mga peace lily, hindi naman masyadong maselan sa tubig. Actually, kapag nga sunod-sunod yung ulan, wala namang problema dito . Kaya lang, sabi ko nga, dapat maganda yung lupa nyo. So, siguro, make sure lang na yung mga paso nyo ay may butas para nakakapag-tapon yung tubig at hindi mag-sit down dun yung water. Possible na magkaroon kayo ng root rot kapag nangyari yan, ano, yung sobrang babad. At sabi ko nga sa inyo, itong peace lily, hindi maselan. Huwag lang po bababa rin yung kanyang lupa sa tubig. Kasi minsan, dyan po nagkakaroon ng problema . May mga nag-a-arise na mga fungus, at syempre, mga hayop. Kapag mataas yung talagang humidity sa lugar, yan po yung nakukumit natin. Pero sabi ko nga, make sure lang na tuyo na yung lupa. Kung halimbawang nasa loob yan ng bahay nyo at didiligan nyo, check nyo muna, pwede nyong kapain ng kamay o kung halimbawa nga tuyo na talaga yung lupa. Pero ako, naranasan ko na din na itong mga peace lily ko in underwater. Opo, kapag ito pong mga peace lily, hindi nyo po nadiligan at nawala yung pagka-moisture dun sa kanyang mga lupa, ang nangyayari po dyan, nag-drop off yung kanyang mga dahon. So, nalalanta po. Ang bilis talaga niyan malanta, promise. Pero pag diniligan nyo, halimbawa, nalanta yan ngayon. Pero pag diniligan nyo po yan, agad-agad, maya-maya lang, bumilang ka lang ng ilang oras, nakatayo na uli yan. Oo, bumabalik uli sa ganda. Ganyan siya ka-forgiving pagdating sa tubig. So, sabi ko nga, mas okay ka ako yung makumit mo underwater. Kasi ang bilis lang at talagang makaka-recover agad-agad yung peace lily nyo. Kaya lang, dapat makita nyo agad kung halimbawa nakita nyong lanta, no? Kasi pag tumagal yan, nang hindi nyo nalagyan ng tubig, possible na mamatay po yung inyong mga peace lily, no? So, okay lang na yan, may underwater siya at malanta, pero make sure na merong kayong eye
dito sa kanila, no, na kapag ganun ay nangyaring senaryo, eh madaligan nyo na agad sila. Kasi pag pinalipas nyo pa ilang araw, eh hindi nyo na po yan mahahabol at posibleng mamatay po yung inyong peace lily. So yan lang naman yung watering requirements nitong ating mga peace lily. Next naman natin, pagdating po sa soil requirements, ano nga ba? Medyo kakaiba to sa mga houseplants, ano? Kasi napansin ko, kahit na samahan mo sila nung parang compact na soil o yung parang medyo sticky-sticky na soil, magsusurvive sila. Oo, kasi napansin ko sa kanila na okay naman sila dun sa mga buhaghag na lupa. Pero mas napansin ko na mas talaga nagtatribe sila dun sa compact na soil. So parang garden soil na may halong loam soil, yan okay sa kanila. Di ba minsan nakakabili tayo ng loam soil na parang may mga parang maputik na parang alam niyo yon na medyo madikit-dikit yung lupa. Ayun, okay sa kanila yung mga ganon. Pero ako, sabi ko nga, ang ginagamit ko naman karaniwan sa mga houseplants, yung syempre merong compost, merong bulok na ipa, tapos merong mga pamis, yan. Pinaghahalo-halo ko lang po, ano, para nang sa gayon, mas fast draining pa rin po siya. So kaya nga itong mga peace lily, sinasabi talagang napakadaling alagaan kasi hindi siya maarte. Ultimo sa lightning, sa watering, and even doon sa kanyang soil requirements, hindi ganon kasailan. And sabi ko nga, itong mga peace lily, ha, yan, kumuha tayo ng lupa. Oh, yan, tingnan nyo, oh, may pagka-sticky, pero nabubuhay pa rin sila. At talagang, nagsusurvive. At importante lang po talaga dito siguro is yung makapag-hold ng moist yung kanyang potting mix. Kaya nga, ako, naglalagay ako ng mga parang bulok na ipa. Tapos kung minsan, yung dried na leaves. Kasi yun yung nagpapakod ng moist. Minsan, naglalagay din ako ng coco peat. Yan. Kasi itong mga sinasabi ko, yun yung nagbibigay sa kanila ng moist. At gustong-gusto ng mga peace lily, yung ma-moist yung kanyang lupa. So may mga nagtatanong naman kung paano na-achieve yung ganitong bulaklak. Actually, pag nag-matured po yung inyong mga peace lily, talagang tutubuan nyo ng bulaklak. Minsan magugulat ka na lang eh. Basta maibigay mo lang yung requirements na sinasabi natin kanina, okay na okay siya. Kaya lang, kung halimbawa po nasa loob ng bahay, pansinin nyo, minsan hindi po siya ganun ka laki yung chance na magkaroon ng bulaklak. For example, itong isa ko na yan, minsan ganyan yung bulaklak niya. Minsan lumalabas po parang green-green lang yung bulaklak. Opo. Oo, tapos yung iba naman, puti. I don't know, pero siguro dahil kakabuka pa lang o depende rin sa init. Kasi kapag halimbawang wala pong araw, pansinin nyo, hindi siya ganun namumulaklak. Pero kung halimbawa nakakatanggap siya ng enough na sunlight, mas lumalabas yung bulaklak niya. Ganun yung napansin ko dito sa aking mga peace lily. Kailangan niyang makatanggap ng enough na sunlight para lumabas yung kanyang mga bulaklak. So, eto. Kita nyo. Pasulpot-sulpot. Tapos, eventually, mawawala. Tapos, yan. Nilalagyan ba ng fertilizer? Ako po, ang nilalagay ko lang mostly compost or vermicompost. Vermicast, yan. Yan lang po yung akin. Kung siguro maglalagay ako, osmocot lang o yung mga slow release na fertilizer para dun sa kanila. And itong mga peace lily, hindi naman yan masyadong nilalagyan ng fertilizer. Sabi ko nga sa inyo, hayaan nyo lang siya na mag-matured at dumami. Tapos eventually lalabas yung bulaklak niyan. And once in a while, nilalabas ko sila. Kasi feeling ko, mas yung ulan, may kakaibang fertilizer. Oo, sa mga halaman. Siguro, yan yung thinking ko. Kaya siguro, once in a while, iniipon ko sila dito. Tapos, lalo na yung mga nilalagay ko. Kasi naglalagay din ako nito sa loob ng bahay. Mas okay sa akin na paulanan sila. Lalo ngayong tag-ulan, naglabas ako ng mga peace lily. Kasi sa tingin ko,
mas okay sa kanila na makatanggap ng rainwater kasi parang yun yung vitamins nila sa tingin ko. So, I don't know, siguro yung iba sa inyo may gumagawa rin yan na naglalabas ng mga houseplants nila kapag umuulan, ano. Pagdating naman po sa repotting, nako, eto, sabi ko nga sa inyo, nagre-repot po ako kapag magpo-propagate na. So, ayan po, itong mga, eto, mahaba na at makakapal na, kita nyo naman. At sabi ko sa inyo, may technique dyan. Hindi basta-basta kasi ito po talaga kapag yung mga peace lily talagang nagsiusbungan na po yung mga anak niyan sa ilalim, yung mga Swiss, yung pong kanyang mga roots sobrang compress at kita nyo, makikita nyo mamaya na talagang kumakapit sa lupa at saka ang daming ugat talaga. So bala ko ring maglipat, so siguro itong isa na to lilipat natin para mapakita ko sa inyo. So, tanggalin muna siguro natin to dito sa pot. And ayan, medyo maano na siya. Medyo matigas na. Kaya, tingnan natin ano, kung paano ang gagawin natin dito. Ayan. So, tanggalin ko muna siguro, kuha ko ng pantusok or kaya alugin muna natin at medyo basa-basain natin para makuha natin, ano? So, eto na yung ating tinasabing propagation technique, ha? Kasi, sabi ko nga sa inyo, eto, napaka kapit na ng ugat nito. And mahirap kapag halimbawang gugupit-gupitin mo siya or tutusukin mo siya, mahirap. So, eto, binasa ko muna ng konti para lumuwag yung lupa. So, yan, gaganyanin ko lang yung gilid niya. Yan. Pinakagilid. Yan, pati ito. Para matanggal natin at makuha natin yung buong ugat niya. So, yun, tatanggalin ko na. So, makapit talaga siya. Medyo makapit. So, ayan, kita nyo naman. Napaka dikit nung kanyang lupa. Nakita nyo yung kanyang mga ugat, nagsalikop na po dyan. So, napaka-healthy ng ating peace lily. So, ayan, hindi maiwasan minsan yung mga ganito. So, tatanggalin na lang natin kapag halimbawang nag-repot tayo. So, eto, ayan, dyan siya, oh, dyan ako nagpo-propagate kasi marami ng tubo. Ayan. So, ang ginagawa ko, hindi ko siya pinupwersa. So, gawin nyo is, ayan, i-rinse nyo siya sa tubig. Ganyan lang. O kaya ibabad nyo siya sa tubig muna for a while hanggang sa matanggal yung kanyang mga lupa. Kasi pag pinilit nyo yan, pwedeng maging cause yan ng pagkasira dito. Eh, hindi rin din po tutubo. Walang roots, no? Importante na matanggal nyo po yung, sabi ko sa inyo, napaka-compact at compressed yung lupa niya. Nabubuhay po sa ganyan yung mga peace lily. Ayan, ang bilis naman lumambot ng lupa niya, oh. Kita nyo. Ito, apakadami na. At talagang siksika na siya. So, ayan. Ang bilis lang naman itong lumambot. So, ibabad muna natin siya ng ganyan for a while. So, ayan, nababad na natin yung ating peace lily. And ngayon, tatanggalin na natin siya isa-isa. Yan. So, mas madali na siya ngayon tanggalin. Ngayong wala na siya lupa. Tapos, tanggalin nyo na yung mga ganito. Oh. Yung mga oil. Yung mga old na leaves. So, eto. Yan. Eto na yung tatanim natin. So, tanggalin ko muna to isa-isa. Naman hugasan na natin tapos iriripat na natin to. So samahan niyo ako magripat. So eto na, iriripat na natin yung ating peace lily. Ayan, yung gamit nating lupa, syempre loam soil, tapos ayan, merong halong garden soil. Yan, tapos meron din ako mga compost na hinalo.
So yan lang naman yung halo ng ating potting mix. And sabi ko nga sa inyo, mas compact yung lupa nyo at mas compressed, mas gusto nitong mga peace lily. Yan yung base sa naobserbahan ko sa kanila. So itong mother plants, yan, tanim natin dito. Yan. So nasobrahan ako ng lupa. Ganyan muna natin, tapos lagyan natin siya dyan. Yan. So ganyan lang naman. And ganyan natin dito. So ganyan ang pagtatanim ng peace lily. Tulad na natin itong mga iba pa. And itong mga to, after ilang months, makikita nyo na sobrang matured na niya. Tapos yung mga ugat niya, katulad nung nakita natin kanina, hahaba na, tapos tutubo na dyan yung mga panibagong peace lily na naman. Kaya napakabilis lang din magparami nito. Yung iba pinuputulan yung roots. So pwede naman kung talagang makapal na makapal. Pero ako at is na lang yung ginagawa ko eh. Kabunot natin yan. Lagyan na tayo ng lupa. Ganyan lang. So ayan na yung ating mga peace lily na bagong tanim. O pwede na naman yung direktang diligan na kagad kapag tanim. Tapos lagay nyo lang po sa shaded na area, no? So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating video about dito sa isa na namang lucky plants na kung tawagin ay peace lily. I hope may natutunan kayo dyan ha. And sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo kung gusto nyo po yung ganitong klaseng usapan, yung tungkol sa plants and gardening. Pindutan nyo lang po yung subscribe button, pati po yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. At syempre po sa iba't iba nating social media accounts, syempre po sa ating TikTok, Instagram, tsaka sa Facebook pages po natin. Hanapin nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po yan. Thank you so much mga ka-MVP sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comments. And siguro ito muna yung last ngayong week and itutuloy natin yung ating pagtalakay sa mga lucky plants. Abangan pa yung mga iba't ibang klase ng halaman na talagang pampaswerte at i-featured ko po dito sa ating YouTube channel. Thank you so much mga MVP and this is Hermes Unaho. Till next video po, huwag kayong mawawala. Nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!